Hi everyone, it's me Percy J, and again today's video magpapadala tayo ng pera from BDO to East West Bank. So sino ba dito yung may kilalang East West Bank? So, magpapadala tayo ng pera gamit ang ating BDO. So careful po tayo again sa mga digit number kasi may iba't iba po yung mga uri ng bangko. So again, bago ka pa lang dito sa aking channel, please do subscribe and click that bell button para po updated ka lagi sa aking mga susunod na videos. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got you feel both love. You get to fly with me. So guys, una nating gagawin is ito po yung atla pa-update po sa BDO details natin para po masagot tayo ni BDO sa lahat ng mga tanong natin tungkol sa ating pera padala. So una nating gagawin, punta tayo sa ating BDO app. As pag nakapasok na kayo, click lang natin itong send money. Pagkatapos niyan, i-click niya din ditong to another local bank. Pagkatapos niyan guys, kung may record na kayo nung una or same ma person lang po yung papadala nyo, pumili lang kayo dito kung may record na kayo. But again, kung first time nyo pa or wala pa kayong record, proceed without template yung ating pipindutin. But again, choose one po kung may record na kayo. Then, click natin itong continue. Once maklik natin yung continue, is fill up natin yung transaction type. Then, credit to another bank yung pipiliin natin. Then, hanapin nyo po yung BDO number nyo. Baka marami kayong BDO account. So, piliin nyo lang kung alin doon. Then, enter nyo po yung magkano yung amount na ipapasa natin. Then, click yung destination bank. At dito po, again, maraming S-twist dito. Careful po kayo doon. May TIN 12. And again, pipiliin muna natin dito. Example, yung 12-digit na S-twist bank. Then, enter natin yung account number ng S-twist bank. Then, yung receiver's details like last name, mobile number, then yung purpose of transaction ng ating papadala. Then, click natin yung continue. Once mag-click na natin yung continue, money send successfully, pwede nyo na yung screenshot at ipadala doon sa ating receiver. And again, service charge will be 25 pesos. So, dapat po aware kayo doon. Kasali po yun sa deduction ng ating pagpapadala. So, again guys, yan lang po muna yung may tuturo ko sa inyo. Again, kung may mga katanungan kayo about sa akin, pwede kayo mag-comment sa akin pa sa baba para po masagot ko po kayo. So, ingat kayo lagi everyone. Maraming salamat. And God bless everyone.